Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at ganun na rin sa lahat ng listeners ninyo. Naisipan kong magbahagi ng kwentong pag-ibig ko dahil alam kong maraming matututunan ang mga kamorkada sa naging karanasan ko. Ako nga pala si Rai, 27 years old, a hardworking professional. Nasanay akong hindi masyadong humihingi ng tulong sa mga magulang ko. Simula noong nag-aral ako ng college, natuto na akong itaguyod ang sarili ko. Kaya malaya rin akong nakakapag-desisyon sa mga gusto kong gawin sa buhay. Hindi masyadong malapit ang loob ko sa pamilya ko, kaya mas nasanay akong kausap ang mga kaibigan ko. At syempre, ganun din ako sa boyfriend kong si Mike. Popoy at Bea, nakilala ko si Mike sa unang work na napasukan ko. Hindi nga lang agad naging kami dahil busy pa kami noon sa kanya-kanyang naming buhay. Lumipat din ako sa ibang company after 2 years, kaya hindi kami nagkaroon ng special connection bukod sa pagiging workmates. Pero mula noong nagkahiwalay kami, naging madalas ang pag-chat at pag-date namin hanggang sa naging kami na nga eventually. Sobrang ideal boyfriend si Mike, Popoy at Bea. Mapagmahal siya at may maayos na income. Siya yung tipo na maraming plano para sa relationship. Hindi siya naghihintay lang sa kaya kong i-offer. Instead, gumagawa siya ng paraan para mapatibay ang pagsasama namin. Bumuo siya ng maraming pangarap para sa aming dalawa at unti-unti niya yung tinutupad. Ay, bilisan nyo naman! Eto na! Oy, Bes, bilisan mo naman kasi. Oo na! Nagmamadali naman kasi masyado yung isa doon. Sabi nyo kasi, iihi lang kayo eh. Ilan ba pantog nyo? Manahimik ka nga, RJ. Palibhasa kasi kayong mga lalaki kahit saan pwedeng umihi. O, dali, umupo na kahit nang may pagpatuloy na tong inuman. Diyos ko! Eh, hindi naman inuman lang ang ipinunta natin dito sa beach. Picnic at langoy. Ang dami mong kuda. O game, kaninong tagay na ba? Ah, ito. Unahin na natin si Charlene. O. Akin na. Wow, bilis ah. Okay, next. Paring Mike. Oh, pampalakas ng loob. Ha? Huh? Pampalakas ng loob? Ay na, RJ. Anong meron? Ha? Huh? Sabi kasi ni RJ, pampalakas daw ng loob. Bakit? May binabalak ba kayo? Wala. Huwag mo intindihin niyo si RJ. RJ, ano yun? Loh, ba't ako tinatanong mo? Mike, babe, may dapat ba akong malaman? Sabihin mo na, pare. Now is the time. Babe. Eh, babe, may gusto kasi sana akong sabihin eh. Ano yun? Eh, kasi diba... 2 years naman na tayo mag-boyfriend-girlfriend. Yes. At saka from the start naman, very open ako sa intention ko na pakasalan ka balang araw. Oh my God! Mike, don't tell me! Shh! Manahimik ka nga! Panira ka ng moment nung mag-jowa eh. Go na, Mike! Gawin mo na! Ha? Lumuhod ka na! Go! Okay. Babe? Gusto ko sanang tuldukan na yung pagiging mag-boyfriend-girlfriend natin.
Sa loob ng 2 taon, nakilala kita ng mas malalim. Marami akong bagay na natutunan tungkol sa'yo. Naging welcome ako sa pamilya mo at ganun ka rin sa pamilya ko. At palagay ko oras na para tayo naman bumuo ng sarili nating pamilya. Babe. Raisa, babe. Sa harap ng mga kaibigan mo, gusto ko sanang tanongin sa'yo to. Will you marry me? Babe naman eh. Ginulat mo naman ako. Sorry ah. Ngayon ko pa naisip na gawin to sa halip na mag-enjoy tayo. Hoy, Ray! Ano na? Naghihintay ng sagot si Mike, oh. Masakit lumuhod sa buhangin, oy. Yes. I want to marry you. Yes. Oo nga. Thank you. Thank you, babe. Dapat talaga hindi ka nakikipagsabayan ng inom sa RJ na yun eh. Hindi ako alam, babe. Kaya ko pa naman eh. Ay, pahinga ka na, babe. Naparami ka ng inom eh. Hindi ka naman sanay. Babe? Yes, babe. Yung kanina. Thank you, ha? Ellen, yung proposal? Oo. Hindi mo naman kailangan gawin yun sa harap ng mga kaibigan ko. Pero ginawa mo pa rin. Ano mo, babe? Proud ako na ikaw ang girlfriend ko. At excited na mag-fast forward tayo sa future. Kasi alam kong ikaw yung makakasama ko eh. Kaya hindi ako mahihiya na ipagsigawan sa buong mundo na mahal kita. Na gusto itang upang asawa. Aww. Thank you, babe. Pinakilig mo naman ako masyado eh. Mahal na mahal kita, Ray. Mahal na mahal. Hindi man bituin sa iyong paningin, liwan ako'y ibigay pa rin. Dahil ikaw ang aking mundo at ako ang ako. Kapuyat Bea, dahil nga mas nasanay akong kasama sa mahalagang okasyon ng mga kaibigan ko, sila na din ang tinuturing kong pamilya. At sa kanila ko din unang pinakilala si Mike nung naging kami. Naging maayos naman ang pagtanggap nila kay Mike. Magaling din makisama ang boyfriend ko, kaya hindi naging mahirap para kila Lance at Charlene ang pag-welcome sa kanya sa barkadahan. Itinuro nilang parang totoong kaibigan din ang boyfriend ko. At naging saksi sila sa kwento ng pag-ibigan namin ni Mike. Mula sa first stages ng relationship hanggang sa mauwi na nga kami sa pagpaplano ng kasal. Popoy at Bea, napaka-espesyal para sa akin nung gabing nag-propose si Mike dahil nasaksihan niyo ng mga mahalagang tao sa buhay ko. Para sa akin, parang kasama na rin namin sila sa pagpaplano ng nalalapit naming kasal. Medyo matagal pa ang hinintay namin ni Mike bago namin umpisahan ang wedding preparation. Pero nagdesisyon kaming magsama na muna sa iisang bubong bilang bahagi ng paghahanda. At doon ko mas nakilala ng mas malalim ang boyfriend ko.
Doon ko natuklasan ang mga bagay na hindi ko pa alam tungkol sa kanya. Yan. Ano ba yan? Pangit naman itong kalaro eh. Ano ba? Bagal mo naman. Pabuhat naman oh. Ayusin mo naman. Ay. Ba't ang taas naman yata ng bill ko sa credit card? Asa pa nga? 7,000? Ay. Teka, anong merchant to? Ay, talo na naman tuloy. Tindahan ng mga laruan to ha. Kasi naman eh. Wala naman akong binibiling laruan ng nakaraang buwan. Ayun. Please. Babe. Oh. May binili ka ba gamit yung credit card ko? Wait lang, babe. Ah. Tapusin ko lang tong game. Parang anlabo naman ito. Ay. Babe. Saglit lang, babe. Naglalaro pa ako eh. Mamaya na yan, babe. Importante to. Baka naman pwedeng mamaya na lang natin pag-usapan yan. Babe, please! Okay. Ano ba kasi yun? Ginamit mo ba yung credit card ko last month? Oo. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh ginamit mo rin naman yung credit card ko ah. Ha? Hindi ah. Ginamit mo kaya, bumili ka ng makeup. Credit card ko yung ginamit ko dun, babe. Teka nga. Lo, nasaan na ba yun? Hindi mo tiningnan bago ka nag-tap sa counter? Ay, babe, sure naman kasi kung credit card ko yung nasa gamit ko. Malay ko bang mapupunta sa bag ko yung credit card mo? Ay, nako. So, nasa iyo yung credit card ko? Oo. Paano nangyari yun? Eh, pinagpalit ko nung nag-ayos ako ng gamit nung nakaraan. Ha? Bakit? Wala lang. Wala lang? Tapos bumili ka ng mga laruan. Eh bumili ka rin kasi ng makeup, 'di ba? Mas nauna ka pa nga bumili. Magkano lang yung total nun, babe? Wala pang 4,000. O bakit? Magkano ba yung binili kong action figure? 7. O konti lang naman diferensya. Ay. Babe, alam mo namang nag-iipon ako para sa enrollment ni Kai eh. Sus, 3,000 lang yung diferensya eh. Grabe, napakamatuusin mo naman. Eh kasi naman, babe, okay lang naman sa akin kung mangailangan ka ng pera. Pero sana para sa mahalagang bagay naman. Hindi para sa pang-display lang na laruan. Huwag mo namang nilalang yung laruan ko. Yun nga lang yung libangan ko eh. Alam mo namang katakot-takot na stress ang inaabot ko sa work eh. Okay, sige. Palalampasin ko yung pagbili mo ng mga laruan. Pero babe, sana naman credit card mo na lang yung ginamit mo. Una, hindi ko naman alam na magagalit ka pala ng ganyan eh. Hindi lang naman kasi yung pera yung issue dito, babe. Sinadya mong pagpalitin yung credit cards natin. Para saan? Huwag mo nang palakihin yung issue. Sorry na. Wala naman ako masama intention dun eh. Ay, okay. Huwag mo nang gagawin ulit yon, babe, ha? Kung may gusto ka, pwede ka namang magsabi sa akin. Oh, babe. Sorry na. Send ko na lang sa account mo yung 4,000. Huwag na. Hayaan mo na yon. Regalo ko na lang yun sa'yo. Pakisoli na lang yung credit card ko, babe. Okay. Popoyet Bea, totoo nga ang sabi ng marami. Hindi mo lubusang makikilala ang ugali ng isang tao hanggat hindi mo ito nakakasama sa iisang bubong. Ganon ang nangyari sa amin ni Mike. Akala ko sapat nang kilala ko siya mula sa pinakamalalaki hanggang sa pinakamaliliit na detalye ng buhay niya. Akala ko pwede kong maging sandigan ang lahat ng pangarap niya para sa aming dalawa. Pero hindi pala ganun kasimple yun. Sa bawat araw na kasama ko siya,
Marami akong natutuklasan tungkol sa kanya na masasabi kong sumusubok sa aking pasensya. Popoy at Bea, mabuting tao naman ang boyfriend ko kung tutuusin. Yun nga lang, marami din siyang katangian na sadly, iba sa pagkakakilala ko sa kanya. Oo, masipag siya sa trabaho, pero sa bahay, halos hindi ko siya maasahan sa mga gawain. Para sa akin, big deal yun dahil pareho kami nagtatrabaho at umuwi sa bahay ng pagod. May mga pagkakataon din na nawawala yung pagiging mature niya, lalo na kapag naumpisahan na niya ang paglalaro ng video games. At may bad spending habits siya, to the extent na hindi niya tinitrace ang laki ng expenses niya sa mga bagay na hindi naman mahalaga, gaya ng laruan. Sa totoo lang, kaya ko naman pagpasensya ng lahat ng to. Kaya kong lawakan ang pangunawa ko para sa relationship naming dalawa. Si Mike ang lalaking ginusto kong makasama habang buhay. Kaya hanggat kaya ko, iniintindi ko kung ano man ang mga pagkukulang niya. Sa wakas, dumating ka rin. Kanina pa kita hinihintay eh. Talaga, babe? Anong meron? Kain muna tayo? I know, babe. Mag-dinner na kami ng mga office mate ko eh. Ganun ba? Sayang naman yung niluto ko. Sorry, babe ah. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Nagluto ka patuloy. Ay, hayaan mo na, babe. Pero sige, sasamahan kita mag-dinner. Pero kape lang yung akin, babe ah. Pwede mo ba akong ipagtimpla? Oo naman. Ah, sige, magpapalit lang ako ng damit tapos kain na tayo. Yay! Okay, babe. Busog na busog ako ah. Oo nga eh. Hindi mo kasi ako sinamahan eh. Kailangan ko tuloy ubusin lahat ng pagkain. Ang sabihin mo, matakaw ka lang talaga. Uy, grabe ka naman sa matakaw. Oo kaya, tingnan mo nga oh, mas malapad ka na sa upuan. Ano pala yung sasabihin mo, babe? Parang nawalan na ako ng gana. Ito naman, babe ko, binibiro ko lang eh. Sorry na. May ibibigay pa naman sana ako sa'yo eh, tapos puro ko namang pang-aasar. Talaga? Ano yun, babe? Uy! Ano to, babe? Merch yan ng favorite mong team. Ay, talaga? No, thank you, babe, ha? Ang ganda! Ay, ito yung nakita ko sa Facebook page nila. Salamat talaga, babe, ha? You're welcome, babe. babe? Mm. Bumili rin kasi ako ng dress para sa event namin sa office. Talaga? Patingin niya? Wait, isusuot ko muna. Wait mo ako rito, babe, ha? Okay. Tadaan! Okay ba, babe? Bagay ba sa akin yung kulay? Ano ba yung tsura mo, babe? Bakit? Anong event ba yung pupuntahan mo? Costume party? Ano ka doon, suman? Aray, ang sakit mo namang magsalita. Eh, kasi naman babe, putok na yung damit mo. Hindi mo ba sinukat yan bago mo binili? Sinukat? Hindi mo na sinabi ng sales lady sa'yo na pangit tingnan? Sa loob ng dressing room ko lang naman kasi sinukat. Alam mo babe, hindi ka na kasing sexy ng dati. Dapat pumili ka na rin ng mga size na swak sa'yo. Doon ka na sa mga triple XL. May pagka-ambisyosa ka rin kasi. Ano bang size niyan, medium? Grabe ka naman sa triple XL. Large na nga itong binili ko eh. Mag-diet ka na kasi. Tao-tao mo kasing kumain eh. Alam mo kanina ka pa ha? Kung hindi ka na nasa sexyhan sa akin, pwede mo namang sabihin ng maayos eh.
Hindi yung mga aasar ka tapos tatawa ka pa. Oh, huwag kang magalit. Isasabi lang naman ako ng totoo eh. Oo, alam ko. Yun na nga yung masakit eh. Kasi alam kong hindi ka basta nang aasar lang. Nananampal ka na ng katotohanan. Alam mo na nga insecure na ako sa sarili ko tapos gagatungan mo pa. Ay, ligpit ko na nga lang to. Baka kung ano pang masabi mo. Oo, babe, teka lang. Teko naman ka agad, babe. Papoy at Bea, gaya nga ng sinabi ko, sanay akong mamuhay na mag-isa. Kaya nakakapanibago para sa akin ang magkaroon ng kasama sa isang bubong. Hindi ko tuloy alam kung normal lang ba ang mag-adjust para sa taong kasama mo sa isang bahay. Normal lang ba na magkaroon ng mahabang pasensya para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan? Para sa kagaya kong independent sa mahabang panahon, hindi madali yun. Pero alang-alang sa relationship namin ni Mike, handa akong baguhin ang nakasanayan ko, lalong nga naghahanda na rin kami na habang buhay na magsama. Handa akong gumawa ng maliit na sakripisyo para sa inaasam kong tahimik na buhay kasama ang lalaking mapapangasawa ko. Pero hindi ko inakalang, hindi lang pala isip ko ang dapat kong ihanda. Popoy at Bea, bukod kasi sa pag-intindi sa mga kakulangan ni Mike, hindi ko inakalang kailangan ko rin tiisin ang manakanakang masasakit na pang-aasar na naririnig ko sa kanya. Alam ko namang hindi siya seryoso sa mga yon, pero for someone na nagdaan sa maraming pagsubok to be the best version of herself, masakit makarinig ng mga puna. Lalo na nga kung galing sa taong mahal mo. Minsan tuloy, napapaisip na ako kung dapat na ba akong maalarma sa lahat ng mga nakikita at nararamdaman ko. Dapat bang pag-isipan ko na kung itutuloy ko pa ang pagpapakasal ko sa taong pinag-alayan ko ng buong-buong pagmamahal? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Nakakainis. Popoy at Bea, aaminin ko na ilang beses na ako nagduda sa relationship namin ni Mike. Para kasing hindi ito yung klase ng relasyon na pinangarap ko. Parang hindi ito yung na-imagine ko noong sumagot ako ng yes sa proposal niya. Gaya ng marami sa atin, gusto ko ng masayang pagsasama. Yung sweet at puno ng pagmamahal. But then again, hindi naman tayo nagmamahal para lang matupad yung mga pangarap nating love story. Hindi tayo pumapasok sa isang committed relationship para ma-fulfill yung mga fantasies natin. Nagmamahal tayo dahil pinipili natin yung tao na yun. Despite of all the shortcomings. Kaya pinili kong magstay sa relationship namin ni Mike. Pero habang tumatagal, Popoy at Bea, lalong dumadami ang reasons ko para pagdudahan ang pagmamahal sa akin ni Mike. Lumala yung pananakit niya sa akin gamit ang mga pang-aasar niya. Nariyan yung nasasabihan niya ako ng masasakit na salita na gaya ng balyena, ulikba, at kung ano-ano pa. Minsan ko nang nabanggit sa kanya na nasasaktan na ako sa mga pang-aasar niyang yun. At nagsorry naman siya. But after a few months, balik ulit siya sa ganung gawain. Hanggang sa nasasanay na lang ako at na-immune sa harmless remarks niya. Nakikita ko naman kasi na beyond all those things, nandun pa rin. Yung Mike na maraming pangarap para sa aming dalawa. Nanalig ako na pagmamahal pa rin ang mas nananaig sa relationship naming dalawa. Ray! Charlene! Ang tagal nyo naman! Ito na nga eh!
palagi ka nalang nagmamadali. Minsan na nga lang tayong makapag-outing at atat-atat ka pang umuwi. Kanina pa kaya kami naghihintay ni Mike? At saka aabutan kasi tayo ng traffic kung di tayo magmadali. Gusto mo matulog sa daan? Okay lang sa akin. Enjoy kaya yun. Okay lang sa'yo. Palibasa, hindi ikaw yung nasa manibela. Napakasungit nito. Porkit ikaw yung may sasakyan? O, tama na nga yan. Sige na, lumargan na tayo at ayoko rin abutan ng katakot-takot na traffic. Pangkasalan yung song tripan mo, RJ? Bakit ba? Ganda kaya? Huwag mong sabihin magpapakasal ka na, RJ. Hoy, ako? Magpapakasal? Sino naman pakakasalan ko eh wala nga akong girlfriend. Paano ka makakahanap eh ang sungit-sungit mo? Salita na naman ng kontrabida. Anong kontrabida? Ayaw mo lang kasi nang nire-real-talk ka. Alam nyo, marami akong alam na love story na nagsimula sa ganyan, sa mga asaray. Wow! Love story? Kami ni Charlene? No way! Maka-no way naman to, parang magugustuhan naman kita, hello? Bye, thank you kung hindi. Teka nga, ba't ba kami ang hina-hot seat mo dito? Eh di ba kayong dalawang engaged, Rai at Mike? Oo nga, dapat kayong tinatanong namin kapag usapang kasal. Ano namang itatanong nyo? Kailan nyo ba balak magpakasal? Tagal nyo nang engage siya. Ha? Mubelo pa, tol. Alam mo naman, mahirap magpakasal ng hindi ready. Hindi ready saan? Emotionally? Financially? Both. Both? So, hindi kayo ready financially and emotionally. Kung ganun, eh ba't ka nag-propose kay Rai? Hindi naman sa hindi pa kami ready. Kaya lang, kailangan pa na mas malupit na paghahanda eh. Ganun? Pero may mga naumpisahan na kayong plano. Wala pa? Tumitingin na rin ako ng mga photographer sa Facebook na pwede naming i-hire. At saka ng design ng wedding gown. Tumitingin ka? So ikaw lang? Busy pa kasi si Mike sa work. Alam mo na, mahirap naman kung abalahin ko pa siya. Pero Mike, ikaw ba sure kang gusto mong pakasalan si Rai? Oo naman. Okay, nakakapagtaka lang kasi eh. Kasi mahigit isang taon na kayong engaged, pero parang wala pa kayong nasisimula na wedding plans. Ayan nyo, kapag nakapag-umpisa na kami, papaalam agad namin sa inyo. Basta ngayon, kailangan pa namin ng matinding buwelo. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Pagod yung biyahe kanina, no? Babe? Yung kanina. Kanina? Yung tanong nila Charlene. Napaisip kasi ako, kailan ba natin sisimulan yung wedding plans natin? Narinig mo naman yung sinabi ko, babe, di ba? Kailangan pa natin na mahabang preparation. Hindi pa tayo ready, lalo na ako. Hindi ka pala ready? Eh bakit ka nag-propose sa akin? Rai, yung proposal na yun, wala lang yun. Ano? Anong wala? Practice lang yun. Practice? Proposal? Ginawa mong practice ang proposal? Eh kasi naman, yun talaga yung gusto mo, di ba? Yung mag-propose ako sa harap ng mga kaibigan mo? Oo, pero yung totoo, hindi yung peke o pakitang tao lang na proposal. Arte mo naman. O di sige, ulitin ko kapag ready na ako. Wait. Sorry ha. Hindi ko magets eh. Bakit ka nag-propose nang hindi ka pa ready? Hindi ka ba sincere? Joke lang ba yun para sa'yo? Eh, hindi yun joke, okay? Practice nga eh, practice. Ibig sabihin preparation para sa totoong proposal. Alin doon yung hindi mo magets ha? Ewan ko sa'yo, Mike. Hindi ko
alam kung paano mo nagawa yung ganun. Alam mo ba kung gaano ako kasaya nung gabing nag-propose ka? Emotions ang involved dun. Matinding emotion. Tapos paglalaruan mo lang ako para dyan sa practice mo? Okay ka lang? Kung alam ko lang na practice lang pala yun para sa'yo, edi sana no ang isinagot ko at sinabi ko sa'yo practice lang din yun. Ah! Nakakainis! Papuyit Bea, ito na yung moment na umakyat lahat ng dugo ko at nabuisit ako kay Mike. Sinong matinong lalaki ang gagawing practice ang wedding proposal? Para saan? Para lang i-please ang girlfriend niya? Para magpasikat sa barkada? Who would want a fake wedding proposal? Dito na ako napaisip, Popoy at Bea. Bukod sa proposal, ano pa kaya ang hindi totoo sa relationship namin? Yung love, yung mga pangarap niya, yung samahan na nabuo namin, lahat ba yun? Practice lang din? Kung oo, dapat bang itigil ko na lahat ng to? Kung hindi, should I stay hanggang sa maging ready kami na gawing totoo ang lahat? Matagal akong na-stuck sa question na should I stay or should I go? Popoy at Bea, hindi ako makapag-decide dahil nananaig sa akin yung kagustuhan na i-work out ang lahat ng nasimulan namin ni Mike. Almost 4 years kami magkarelasyon at ayokong itapon lang yun basta-basta. But I know one day, darating ako sa breaking point. I just don't know when or kung ano yung pwedeng mag-trigger nun. Or pwede rin may isang mangyaring milagro na babago ng lahat, na magbabalik ng buong tiwala ko sa pagmamahala namin ni Mike. Hanggang sa isang pangyayari nga ang tumulong sa akin para makapag-decide. Fairness ha, ang tagal na nung huling beses mo akong niyayang magkape. Eh kasi naman, masyado ka na yatang caught up dyan sa boyfriend mo. Hindi naman. Ay, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Inaabuso ka ba ni Mike? Ha? Ako? Inaabuso? Hindi ah. Magsabi ka ng totoo ha, ayoko ng sinungaling. Hindi nga. Ba't mo naman naisip yan? Kapag kayong dalawa na lang ang magkasama, hindi kanya pinagbubuhatan ng kamay? Hindi. Eh, inaalipin. Hindi rin. Sinasabihan ng masasakit. Minsan. Pero hindi naman to the point na... Okay. Stop. Tama na. Huwag mo nang ituloy yung pero mo. Bakit? Anong meron? So napapagsalitaan ka niya ng masasakit. Paminsan-minsan lang naman yun. Hindi naman... Gaano? Kadalas, ang paminsan-minsan. Sinasabi ko na nga ba eh. May kakaiba dyan sa mahik na yan eh. Eh teka, ano bang meron? Bakit ba bigla-bigla ka nalang nagtatanong ng mga ganyan? Eh kasi naman, napansin ko nitong mga nakaraan na panay naman yata yung pang-aasar niya sa'yo sa mga post mo sa Facebook. Lalo na sa mga picture mo. Eh... Sadyang mapang-asar lang talaga si Mike. Girl! Hindi! Hindi simpleng pang-aasar lang yung ginagawa niya. Below the belt na yung mga hirit niya madalas. Ay, take it as an inside joke lang, okay? Sa aming dalawa lang yun. Talaga? Inside joke? Okay lang sa'yo na tinatawag kanyang balyena? Ulik ba? At ito pa ha, sa isang video mo na sumasayo ka, tinawag kang GRO. Abate! Hindi na magandang biro yun. Eh, ganun naman talaga siyang magbiro. Hindi na nga kasi biro yun. Gumising ka nga. Form of abuse na yun. Hindi naman niya ako sinasaktan na. Hindi ka nasasaktan sa mga hirit niya? Sa mga pang-asar niya? I mean, oo. Pero at least,
Hindi naman niya ako pinagbubuhatan ng kamay. Tanga! Ang abuse hindi lang sa pisikal. Meron tayong tinatawag na emotional, mental, at verbal abuse. Gano'n na niyang katagal ginagawa sa'yo yan? Ang alin? Yan! Yung mga sablay niyang hirit na joke na masasakit. Simula nung nag-live-in kami. Ano? My God, Rai! Tiniis mo ng ganun katagal? Ebes, ayoko namang makipag-break sa kanya nang dahil lang dun. Baka sabihin niya, masyadong mababaw yung dahilan ko. O sige, ito na lang. Umamin ka sa akin. Nasasaktan ka ba sa mga salita niya o hindi? Yung totoo, ha? Nasasaktan. Ang totoo niyan, simula nung nakarinig ako sa kanya ng masasakit na salita, halos gabi-gabi na akong umiiyak nang hindi niya alam. Lagi kong kine-question yung sarili ko kung tama ba yung desisyon ko na tumira sa iisang bahay kasama si Mike. Tapos, papakasalan ko pa siya. Mabuti na lang talaga, hindi pa kayo kinakasal. Bes, hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko masabi sa parents ko yung pinagdadaanan ko kasi alam nila, going strong kami ni Mike at malapit na kaming magpakasal. Kung hindi mo alam yung gagawin mo, ako ang magdedesisyon para sa'yo. Ha? Tumayo ka dyan. Bakit? Anong binabalak mo? Kukunin natin yung mga gamit mo. Aalis ka na sa apartment yun ni Mike. Bes! Susunod ka sa akin o sasabihin ko lahat ng to sa parents mo. Charlene! Bigla-bigla ka nalang dumadating. Sarap buhay mo, ah. Teka, ba't umiiyak si Rai? May nangyari ba? Rai, bilisan mo. Kunin mo na yung mga gamit mo. Oh, ano? Rai! Teka, ano ba meron? Uy, ano ba nangyayari? Effective today. Tinutubos na namin si Rai sa'yo. Tinutubos? Ano to, sangla? Huwag kang piloso po. Tarantado ka. Ano ba kasi nangyayari, babe? Ano ba to? Huwag mo nang tatawagin na babe si Rai. Dahil mula ngayon, tapos na kayong dalawa. Wow, galing ah. May spokesperson na pala si Ryan ngayon. Oo, dahil hindi siya makapagsalita sa lahat ng kawalang hiyaan mo. Eh kung hayaan mo kaya kami mag-usap? No way! Anong karapatan mo mag-decide para sa kanya? Wow! Speaking of karapatan, eh ikaw, anong karapatan mo para pagsabihan ng masasakit na salita ang kaibigan ko? Ha? May screenshot ako ng lahat ng panlalait at masasakit na sinasabi mo kay Ray. Alam mo bang pasok sa psychological violence lahat to? At pwede ka namin kasuhan ng violence against women. Ngayon, hahayaan mo si Ray o mapipilitan akong tumawag ng barangay? Pero wala kang karapatan na diktahan siya. May sarili siyang buhay. Siya lang ang pwede mag-decide para sa sarili niya. May tama na! Ayoko na! Umabot na sa sagad yung mga sakit na naiparamdam mo sa akin! Oo! Hindi mo nga ako sinasaktan ng pisikal. Pero higit pa dun yung ginagawa mo. Palagi mo pinaparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat na mahalin. Yung mga salita mo, yung mga panlalait mo, akala mo ba hindi ako nasasaktan? Pero, Ray, pwede mo naman sabihin sa akin, di ba? Di ba yun naman yung ginagawa ko?
Sinasabi ko sa iyo yung nararamdaman ko, pero ano? Binabaliwala mo lang! At paulit-ulit mong ginagawa yung mga pagkakamali mo! Aray, pag-usapan na lang natin to. Maayos pa natin to. Huwag ka naman basta-basta na lang bumitaw. Ang tagal kong kumapit, Mike. Kasi umaasa ako na babaguhin mo yung ugali mo. Pero habang tumatagal, lalo ka lang lumalala. Alam mo, tama ka eh. Walang karapatan si Charlene na pangunahan ako. Walang karapatan ang kahit na sino. Kaya ako na mismo yung magdedesisyon para sa sarili ko. Tapos na tayo. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Siya ang nagpa-realize sa akin na valid pala lahat ng inis na naramdaman ko kay Mike. Lalo na sa tuwing inaasar niya ako. I thought I was just being sensitive at natakot akong aminin na unti-unti na yung nakakasira sa sarili ko. Sa self-esteem ko at sa kung paano ko i-view ang value ko bilang tao. Lahat ng to, including all the red flags na pinakita ni Mike kapag pinagsama-sama, ay sobra-sobrang reason na para hiwalayan ko siya. At hindi ko yun nakita dahil masyado akong nabulag sa hope na one day magbabago ang lahat magically at biglang aayon sa fantasy na binuo ko sa utak ko. Popoy at Bea, sa tulong na rin ng mga kaibigan ko, I started a new life. Nakitira muna ako kina Charlene pansamantala at kalaunan ay nakahanap rin ng kondo na malilipatan. At sa mga panahong mag-isa na lang ako, especially bago matulog, paulit-ulit kong naaalala lahat ng masasakit na salita ni Mike. And that pushed me to become a better person. Hindi lang physically, but also mentally. I convinced myself that I need to bounce back to the older version of me who knows her worth at hindi nagpapa-apekto sa standards ng iba. And thankfully, unti-unti akong nakabangon sa trauma na dala ng pakikipag-live-in ko kay Mike. Okay tong place na to ah. May ganito kagandang kainan pala dito. Well, oo naman. Ikaw kasi. Puro ka na lang yata pagmumukmok sa bahay. Paanong hindi magmumukmok? Eh ang hirap lumabas ngayon sa dami ng protocol. Eh ngayon na lumawag naman ang restrictions, I guess deserve mo naman ang lumabas na ng bahay, no? Kamusta ba ang pag-iisa mo sa bahay? Hindi ka ba nalulungkot? Sakto lang. Palagay ko, yun talaga yung kailangan ko. Isolation. Sa sobrang sakit ba naman ang pinagdaanan ko noon, medyo na-disconnect na ako sa sarili ko. Kaya, kailangan ng matinding self-assessment, self-affirmation, and self-love. Alam mo na. Masakit pa rin ba? I mean, minumulto ka pa rin ba ng alaala ni Mike? Well, minsan nag-e-echo pa rin sa utak ko yung mga masasakit na salita niya. Parang nire-remind ako na hindi ako kamahal-mahal. Pero malaking bagay yung mag-isa lang ako sa bahay kasi wala akong ibang nakakausap kundi yung sarili ko. Siyempre, puro magaganda yung sinasabi ko sa sarili ko. Tama yan. And I'm happy for you. Salamat. Ikaw yung nagpa-realize sa akin na dapat na akong umalis sa kumunoy na yun. Yun lang naman ang ginawa ko.
iparealize sa'yo ang katotohanan. Ikaw pa rin ang nag-decide para sa sarili mo. Ay, grabe no? Masyado akong nagbulag-bulaga noon. Hindi ko alam na unti-unti na pala akong nasisira from within. Akala ko, simple lang yun pero hindi pala. Napakalaking trauma pala nung iniwan sa akin ng experiences ko kay Mike. Pero, nakamove on ka na ba talaga? Oo naman. Kahit iharap mo pa sa akin si Mike, no more hate, no more love, no more anything. Okay, good! Good talaga. No, I mean, buti na lang nakamove on ka na kasi may ipapakilala ako sa'yo. Ano? May ipapakilala ako sa'yo. Para lang may nakakausap ka na. Baka naman panibagong trauma na naman yan. Of course not! Ba't naman kita bibigyan ng sakit sa ulo, no? Eh baka naman jowa na agad yung hanap niyan, hindi pa ako ready. Oo, alam ko naman na hindi ka pa ready. Hindi ko rin naman sinabing jowain mo agad. Basta, kilalanin niyo lang muna yung isa't isa. Ay, wait. Hello, Lance? Oo, andito na kami sa Samgyupan. Ha? Nasa pintuan ka na? Ay, ayun! Nakikita na kita. Oh, sige, sige. Oh my God! Nandito na siya! Siya ba yung sinasabi mo? Mm-hmm. Gaga, hindi mo naman sinabing ngayon kaagad. Hindi pa ako prepared eh. Nakakainis ka naman. Shh! Tumahimik ka. Ayan na siya. Hi, kanina pa kayo? Hindi. Kakarating lang namin. Upo ka. Thank you. By the way, Lance, this is Rai, my best friend. And Rai, this is Lance, office mate ko. Hi, Rai. Nice to meet you. Hi, Lance. Nice to meet you din. Naka-order na ba kayo ng food? Hindi pa nga eh. Order na tayo. Alright. Dami nating nakain. Sasabihin ko sana ang takaw mo eh. Kaso, traumatic pa rin sa akin yung word na yon. Well, at least hindi ka natakot na pag-usapan yon. At nagagawa mo ng tumawa, ha? Ay, nako. Salamat na lang talaga at nakaraos na ako sa experience na yon. Anyway, Bess, mauuna na ako, ha? Ha? Agad-agad? Oo, magkikita pa kami ni RJ eh. Uy, nako! Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Hoy, wala lang yun. Nagpapasama lang siya bumili ng mga gamit para sa lilipatan niyang apartment. Eh, bakit defensive? Ay nako, bahala ka nga dyan. Lance, ikaw na bahala dito kay Ray ha. Huwag mong sayangin yung tiwala ko sa'yo, gago ka. Huwag ka maglala, safe sa akin si Ray. Si Sherlyn talaga oh, wala pa rin pinagbago. Matagal na ba kayo magkaibigan ni Sherlyn? Ah, oo, since college. I see. Patagal-tagal na nga. Lance? Hmm? Salamat sa pagpayag mo sa pakiusap ni Sherlyn ha, na pumunta dito. Nawala yun. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay pag weekend eh. May itatanong sana ako sa'yo eh. Sure, go ahead. Don't worry, Rai. Alam kong iniisip mo ngayon na pumayag ako sa gusto ni Sherlyn na makipagkita sa inyo dahil I'm into dating. Well, totoo naman yun, pero I'm not in a rush naman. Pero gusto kong mas makilala ka pa. I think you're a wonderful person. Sa paraan lang ng pananalita at pagkukwento mo, ramdam ko ng napaka-positive ng outlook mo sa buhay. Tapos hindi halatang may sakit kang pinagdadaanan. Dinadaan ko lang sa tawa. Pero ang totoo, paminsan-minsan, nandyan pa rin yung alaala, yung sakit. Well, that's understandable. Eh, hindi naman basta-basta mawawala yun eh. Lalo na ako yung nagbigay sa'yo ng alaala na yun, yung taong mahal mo. Oo nga eh. It makes it all more painful. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, mas mapapadali na yung paglimot mo. Nandito na ako eh. I mean, no pressure ah. Hindi mo naman kailangan makalimutan agad-agad.
But from now on, may mapagsishare ka na ng nararamdaman mo. Salamat, Lance. Salamat. I'm through with these lies I'm buying. Truth is that I can't keep trying. Cause I'm still here. Even if I've got a lot. Kaya ibinahagi ko itong kwento ko dahil marami akong nababasa sa social media tungkol sa verbal abuse na nangyayari within a relationship. Meron din mga takot kumawala sa failed relationships dahil nanghihinayang sila sa samahan na nasimulan. At meron ding patuloy na nilalabanan ng trauma ng nakaraan. Let me tell you this, kaya nating mapagtagumpayan ang laban. We don't deserve any form of abuse. It's hard to take courage in the beginning, but the first step is to admit na nasasaktan ka at kailangan may gawin ka. Do not be afraid of losing everything. Be afraid of losing yourself. Luckily for me, nahanap ko ulit ang sarili ko. Popoy at Bea, hanggang dito na lang. I know na hindi ganun kagrabe yung napagdaanan ko sa kamay ni Mike para maihanay ko o maihanay ako sa darkest story ng programa niyo. But I hope kahit papaano, isa to sa makakapag-deliver ng one of the strongest messages ever. Sana may ma-empower ako kahit papaano. And by the way, Lance and I are still dating pero hindi kami nagmamadali. He knows very well kung ano ang pinagdaanan ko and he's willing to wait until I'm fully healed. Salamat ng marami, dear MOR. And I hope na marami pa kayong ma-feature na inspiring stories. Lubos na gumagalang, Rye. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Nakakainis. Eh, di wala ka kasi mic, no? Oh. Naka... Wala naman talaga akong sinasabi. Buisip. Nakakainis yung mga mic na yan, ha? Ganyang mic, ha? A minute to go before 2 p.m. mga kapamilya, no? Yan na nga ang hi, salamat. Medyo nakapagpagaan kahit papaano, no? Ng loob. Dahil ako kung malalaman nyo lang kung ano ang mga nasabi ko sa amin GC nila Bea habang ongoing ang kwento. Hindi nyo gusto yung marinig. Lalo na, lalong-lalo na, no? Na meron talaga mga lalaki na katulad nitong si Mike. Okay? Mm-hmm. Katulad ni Mike na talaga ba? Pinapractice ba ang pagpo-propose ng kasal? Diba? Practice lang to. Parang ganun. Parang gusto ko lang. Ano to? Parang binakuran mo lang ng temporary. Pero wala kang intensyon na gawing permanente yung bakod na yun. Unless meron nangyari at some point, ano? Pero nung sinabi niya na, eh, wala naman talaga yun. Kumbaga, ganun lang yung impact sa'yo ng pagpo-propose at pag, ano to, pakikipag-engage, di ba? Sa isang tao. Diba ganun lang ba talaga yan? Eh di sana hindi mo na lang ano, hindi mo na lang hindi ka na muna nag-propose, hindi ka na muna hindi mo na nilagay sa engagement stage yung relationship ninyo. Sana naging mag-boyfriend girlfriend lang muna talaga kayo. 'Di ba? Mm-hmm. With no plans of getting married yet. Dating not to marry. Dapat ganun yung ano mo, nagde-date lang. Ganyan kasi... tapos magpo-propose ka, ibig sabihin kasi niyan, mga kapamilya, no? Kapag nag-propose ka, so meron after the proposal, tinanggap, meron na kayong preparation. Diba? Yung iba, months before the wedding, o yung iba naman, kahit years pa, pero talagang sigurado ka na. Diba? Sigurado ka na. Kumbaga, by hook or by crook, talagang itutuloy mo to. Pero siya, ang sinabi niyan dahil lang, di, wala lang naman talaga. Gusto ko lang... Ano, bored? Bored ka lang?
Or gusto lang magpasikat dun sa tropa. Pero alam mo, gusto lang magpasweet sa tropa. Gusto niyo lang kunin yung moment. Ang kapal ng mukha mo. Sumisira ka na naman sa mga ano natin, mga kalalakihan, Mike. Eh. Ha? Mike, hindi maganda. Mike. Oo. Hindi, yan kasi yung sitwasyon. Yan na sitwasyon, Mike. Ano? Yung ayaw natin na nangyayari sa loob ng isang relasyon, Mike. Mike. Walang signal si Mike. Pero alam mo po, by feeling ko nung umpisa, nung happy pa sila, siguro galing sa puso din kahit papaano yung proposal, no? Pero yun nga, somewhere along the way, nung medyo nagkakainitan na sila in everything, nung dumadalas yung pag-aaway, yung dumadalas yung pagsisilipan, ng, lalo na sa pera and everything, sa gastos, baka doon nagkaroon ng pagbabago sa isip ni Mike. So bilang pambawi niya, yun yung paraan niya para bawiin yung proposal na ginawa niya. Hindi, ano yun? Joke lang yun. Hindi talaga ako seryoso doon and everything, di ba? Pero isa to sa mga, actually, halo-halo yung factors. Merong sign of immaturity, merong verbal abuse, tapos merong naging insensitive itong si Mike, masyadong insensitive and everything. Pero ang nakakapagtaka, no, Popoy, no, hindi naman ganoon nung magjowa lang sila, pero nag-live in lang sila, then bigla lang boom, saka nagsilabasan yung mga yung mga ganyang bagay. So ibig sabihin, it's either nagbago si Mike or yun talaga ganun na talaga siya. Pero yung 4 years nyo, best foot forward. Every time nagkikita kayo, palagi siyang pogi, palagi siyang gentleman, di ba? Palagi siyang, it's full of, pretensions, yung nauna nilang pagsasama. Di ba? Pero kakailanganin ba talaga natin, Bea, na mag-live-in pa, to live-in together, to move-in together, para makilala natin ng isang tao? Diba? Nang lubusan. Kasi ako sa alam ko, marami sa mga kaibigan natin, mas nakikilala mo naman talaga kahit yung asawa mo sa araw-araw na pagmulat ng mga mata mo. Diba? Meron ka mga characteristics niya na hindi naman siya ganun nung dalaga o hindi naman siya ganun nung binata. Pero ngayon, na-realize ko, ganito pala siya, ganun pala siya, medyo maikli pala ang pasensya niya pagdating dito, medyo mas sungit pala siya o hindi siya. Alam mo yun, araw-araw marami pa tayo makikilala. Kaya this is not a question of maigi pa eh. Baka yung iba kasi sinasabi, naku, maigi pa nga na mag-live-in muna bago magpakasal. No, diba? Not necessarily. Basta ikaw, dapat ramdam mo, dapat matuto kang makiramdam na totoo na ba yung taong nasa harap mo, totoo ba yung karelasyon mo kahit na umuwi pa muna kayo sa kanya-kanya mga lugar. Kanya-kanya mga bahay bago kayo mag-asawa. Kasi ganun yun eh, merong room na mag-a-adjust ka at siya rin mag-a-adjust sa'yo. Pero itong si Mike, it's a blessing in disguise. Okay, it's a blessing in disguise na rin na nag-live-in sila ng ating letter sender na si Rai, kasi nga she was able to the damage is done. 'Di ba na medyo na bumaba syempre yung self-esteem niya, bumaba yung tingin niya sa pagkababae niya, and you don't let other people do that to you. 'Di ba? Yung pagkababae mo at yung pagkalalaki mo, wag mong sasabihin na ano to, porke nag-gain ka ng weight. Ayan, para sa mga kalalakihan. Okay, address natin na maayos yan, ano? Minsan, ang mga babae ay magsasabi na tumataba ako, nagigain ako ng weight, ganyan. But, ito sa mga kalalakihan, di ko sinasabi na magsinungaling kayo. But, kung mahal mo talaga yung tao, huwag mong sasabihin sa kanya na ang taba-taba mo na nga eh, dabyana ka na, balyena ka na. Kung ano yung ulikba, hindi ko alam yung ulikba na yan, ano? Pero parang ang pangit-pangit. Parang ang pangit-pangit o parang wala nang kadating-dating. 'Di ba? Yung tunog pa lang. Ayan, pero you don't say that. Though it's true, though it may be true, hindi mo kailangan i-diin in your face kasi may ganyang ugali ang mga babae. Ang taba ko na, no? Ang taba ko na, no. You don't agree with them. No, hindi ka mataba. Siguro nag-gain ka ng weight, pero hindi ka pa rin pangit, hindi ka pa rin mataba. I mean, yan yung babaeng mo. Yan yung babaeng mahal mo, yan yung babaeng pinili mo.
ka-live-in mo, gusto mong pakasalan, tapos sasabihin mo, taba-taba mo na, lalaitin mo. E tignan mo na lang kung anong ginagawa mo sa kanya. Matutulungan ka kaya niya. Di ba, pinapahina mo yung loob niya eh. Di ba, you don't do that. Kahit papabiro, yan ang, ewan ko, turo na sa akin ng nanay ko yan noon. Hindi lang ngayon yan, dati pa yan. Di ba, you don't, wag mo sasabihin, kahit nga sa kaibigan mo, kahit hindi mo jowa, beya. Diba, kahit sa kaibigan mo, you don't say na, oh, ang taba-taba mo, ay, Bayan, laki-laki mo na, ano nangyari sa'yo? Parang, are you really trying to be concerned? Or are you trying to insult that person? If you're trying to insult that person, siguro kung may masama siyang ginawa sa'yo dati, well then, go ahead. Pero kapag ka concerned ka dahil nag-gain siya ng weight, na parang hindi maganda yung pagkaka-gain niya ng weight or for whatever reason, wag mo sasabihin na ang taba-taba mo, ang laki-laki mo, ano nangyari, parang, teka lang, ngayon lang kayo nagkita. Hindi natin alam kung ano yung battles na pinaglalabanin. Correct, correct. At saka po, ito mga kamarkada, kung ang isang tao tumaba man or naging sobrang mukhang anorexic man, tingin mo hindi nila alam yun? Tingin mo hindi nila napapansin yun? Sila ang kauna-unahang makakaalam at makakapansin nun. Kaya naman. Alam mo yun, kaya hindi mo kailangan sabihin o ipamukha sa kanila yun para lang ma-inform ko no sila kasi alam nila yun. Okay, nila ano nangyayari. Nakikita hindi nila ko ba nakikita yung mukha ko, Bea? Araw-araw. Di ba araw-araw, ito muna titignan ko bago ko humarap kay Bea? Pag malilito bago ko humarap sa inyo. Sa salamin. Pag magbibihis ka, titingin ka sa salamin. Actually, sa pagsuot mo pa lang ng damit, mapapansin mo na kung tumaba ka ba o hindi. So, alam nila, okay? Thank you very much. Pero alam nila kung nag-gain sila ng weight o masyado na silang payat in everything, hindi ka bumida o hindi ka makakatulong pag sinabi mo yun. Alam mo po, ito, kinukwento ko na sa'yo, ang daming beses ko nang naranasan yan. Hindi lang sa mga kaibigan, actually, mga kamarkada nating dumadalaw sa book. Nako, marami dyan. Sumamalab ko sa mga yan. Dahil alam mo yun, kung nakita pa lang sa akin, alam mo yun, taba mo na ganyan-ganyan, tapos alam mo yung tatawa. And I'm like, alam mo, mahal kita, kamarkada kita, napaglagan namin na listener ka namin, ganyan-ganyan. Pero parang wala ka naman atang karapatan para pagsabihan ako ng ganun. And alam nyo ba, ano yun, di ba, Popoy? Parang unwritten rule yun na napakabastos para sa isang tao na ang una mong kahit hindi una, napakabastos para sa isang tao na komentan mo yung timbang niya. Kasi again, gaya ng sinabi ni Popoy, hindi mo nga din alam ano yung naging dahilan. Pwedeng may initake siyang gamot, pwedeng meron siyang hormonal problems, pwedeng meron siyang ang tawag dito, eating disorder na pinaglalabanan niya. Alam mo yun, mental condition na pinaglalabanan niya, and for you, para sabihin, punahin yung itsura niya and everything, hindi ka nakakatulong, lalo mong pinasama yung pakiramdam niya, at lalo kang sumama sa timpla niya, sa panlasa niya. Alam mo yun, lumabo ka bilang isang kaibigan o kakilala para sa kanya. Kaya kamorkada, yan po sana ang ugaliin nyo, utang na loob. Pag napansin nyo na tumaba or pumayat, shut your mouth! Oh, wag na. Siguro kung very close kayo, pwede kasi yung iba, no, in public pa sabihin, yung taba mo na! Mga kapitbahay, yung taba-taba na nung friend ko. Kaya, ay, Bea, ang payat. Uy, friend, i-text mo yung anong payat na ni Bea. Meron kasing iba ganyan eh. Di ba parang, gusto mo ba sabihin talaga sa lahat ng ito na ganito yung nangyari sa akin? No. Di ba? Especially when you're doing it to your partner. Di ba? Wag. Di ba? Siguro i-guide mo sa kanya, no? Ako minsan ito. Sige, a genuine conversation between me and Mrs. Popoy. Diba? Minsan sasabihin niya, nag-gain siya ng weight. So sabi ko, magsusukot ng damit, syempre mag-ready para sa Sunday mass, ganyan, Saturday, ganyan. Magsusukat yan, siguro mga tatlo, dalawa, lima ang susukatin. Sabi niya, parang medyo kasi hindi na nakakapag-treadmill, hindi na nakakapag-exercise, lalo na nung pandemic, Bea, no? Sinasabi ko sa kanya na, alam mo, wag mo ang pintasan yung sarili mo. Diba? Ako talaga ganyan, ha? Sinasabi ko, wag mo ang pintasan yung sarili mo. Medyo sumikip yung damit. Pero ano, sabi ko, maganda naman sa'yo. If it fits you well, diba? Okay naman. Anong isusuot mo? Meron ka pa bang ibang options? Sabi ko, kung meron pa, edi sige, try mo. Ganyan. Tatanong. Pero never, okay? Never kung ginawa na
sabihin, ang taba. Ay, oo nga, ang taba. No. No. Na, kasi minsan, ano lang yan, parang nga hook yan sa isda. Na pagka naman sinang-ayunan mo yung sinabi ng babae, ay, oo nga. Kasi makakapagpababa yan ang kanilang self-esteem. Diba? Mm-hmm. Kaya ako talaga very careful ako. I don't want to be rude. That's being rude, ano? By the way, yung pagsasabi na ang taba-taba mo, ang payat-payat mo, or ang itim mo ngayon, or sumobra naman yata ang puti mo. Diba? Anything na wag. Ano. Anything. Oo, wag, anything wag, wag, physical. Wag. At dito nga sa storya na to niya. Kumustahin nyo na lang halimbawa yung ano, uy, bad breath ka pa rin ngayon, at least na-maintain. Minsan alam mo, ganun yung ano ganun yung gusto kong isagot sa mga, ay pupuy, ang taba mo na. Ikaw talagang baho pa rin ang bibig mo ngayon, no? Di ka pa rin natuto magsipilyo. On, baho pa rin ang mga lumalabas sa bibig mo. Ganun yun. Sa relationship ni, ito pang isa, sa relationship ni Rai at saka ni Mike, na hindi lang sa kanilang dalawa privately nagkakaroon ng ganung sabihan from Mike to Rai, pero alam mo yun, kahit sa yun nga sabi sa Facebook account, pag maipopost si ano, yung mismong partner mo pa, yung mang o-cry sa'yo, magsasalita ng di maganda sa'yo, tipong, alam mo yung Popoy, tipong kami, kunwari kami na friend mo, ang nakabasan, kami na yung nahihiya, kami na yung naaawa, or kami that's na no open no. Para sa'yo. Mm-hmm. Alam mo, dun palang Rai at mga kamorkada na may ganung partner, dun palang red flag na yun. Red flag na yun na, kasi ngayon palang na magjowa palang kayo, okay, kahit paano may ano pa rin yan Popoy, may restrictions pa rin yan and everything eh. Pero dahil sa umpisa ganyan pa rin, kung kayo mag-asawa na, tumagal na kayo sa relationship, asahan nyo lalala at lalalayan. Mm. Kung ano man kayo nung nag-umpisa kayo, it will only be malala eh. Hindi siya para mawala bigla, kundi lalalayan. So kung ganyan pa unless, sa umpisa, ano? Unless, Bea, siguro kung mga komedyante kayo, no? Yun ang career ninyo. Diba, na naglalaitan kayo, dyan kayo kumikita ng pera, mga... Ang mga vlogger kayo na lalaitin niyo isa't isa, pero alam naman ng lahat naman ng ano, kumbaga kung pinagkakakitaan niyo, sige. Pero kung talaga ba nilalait mo yung fiance mo in public tapos sasabihin mo inside joke lang yan. Anong inside joke about it? Anong it's in public joke? Ano? 'Di ba anong inside diyan naka-post sa Facebook, sa Instagram, nilalait? Diba? No, kita mo bumaba na nga yung self-esteem talaga nitong si Rai, which is very wrong. Very saka, wrong. Bukod doon po po yung mga kamorkada sa mga panlalait physically. Another sign ng mga verbal abuse kapag sinasabihan kang tanga, sinasabihan kang bobo, alam mo yun, sinasabihan kang inutil pag nag-aaway kayo, o kaya kahit in public or privately, o kaya kapag ka, alam mo yun, pag nag-aaway ka, minumura ka, ganyan. Lahat yan, mga ano yan, mga sign niya, verbal abuse, o di naman kaya, alam mo yun, sagad-sagarang pagmamalait sa'yo na hindi mo kayang gawin to na kasi napakahina ng utak mo, napakahina ng pag-intindi mo. Pag sinabihan ka ng ganong kamorkada, asahan mo na hindi magiging maganda ang ending ng relationship ninyo. O di naman kaya, pag tinolerate mo yan, asahan mo hindi mawawala yan. Hindi magiging maayos yung relationship ninyo. Yes. Lulubog ka lang sa mababang self-esteem mo. Kaya alam mo, pag-isipan mo, kamorkada. Hindi pagmamahalan tawag doon, Bea. Doon sa ginagawa ni Rai, 'di ba? Pagto-tolerate 'yon, 'di ba? Pagpayag kahit na nasasaktan ka na doon sa kagustuhan na hindi maganda ng isang Mike na abusado, 'di ba? Abusado. I mean, hindi mo na nga masyado mapagkatiwalaan sa pera, tapos yung mga salita pa lumalabas sa bibig niya, regaluhan mo ng sipilyo. Ayan, tsaka muriatic acid, madumi bunganga niyang lalaking 'yan, ano? And salamat na rin. Okay, maraming salamat na rin dahil natapos na. Finally. Oo. 'Di ba yung paghihirap naman itong si Rai at she's on her way up, 'di ba, to redeem herself, 'di ba, para bawiin na yung sarili mo. I mean, everybody deserves, 'di ba, a better guy than Mike. 'Di ba? Ako talaga hindi totoong lalaki yung nanalait ng mga babae, lalo na sa partner nila. Kailangan mga pare, ang tunay na lalaki merong respeto sa mga babae. Kahit pa bumigat, kahit gumaan ang kanilang timbang, kahit kumulubot ang kanilang mga balat, kung talaga mahal mo, kailangan merong respeto. Yon ang keyword doon, respeto. In words, at,
In words and in action, please. In action. At Popoy, hindi lang yan ha, sa mga lalaki ha, kahit tayong mga babae utang na loob, kahit na sinasabing matikas, malalakas ang loob, matitibay ang loob ng mga lalaki, hindi pa rin rason yon para gamitan mo ng hindi magagandang salita. Kasi sinasabi nila Popoy, babae lang naman ang emotional, ang lalaki hindi naman nasasaktan yan kaagad-agad, ganyan-ganyan, makapalambalat yan, ganyan. Hindi po, tao pa rin ang lalaki. Kaya kayong mga babae, maghinay-hinay din kayo sa mga bunganga ninyo, sa mga pinagsasasabi niyo sa mga partner ninyo, lalo na pag nagagalit kayo, hindi nyo rin pwedeng sabihin ng matabayan, ng pangit yan, ng bobo, tanga, whatever. Kahit baho. Ano ba yan? Pero kung totoo mabaho, sige na. Yung mabaho medyo. Yung maligo na. Ligo na. Yun na lang sabihin nyo, ligo ka na. Ligo. Pero po ba yung mabaho, parang medyo, ano yun ah. Parang, baka pwede yung makalasot yun. Kung totoo naman kasi talaga mabaho, may bakbol. Kung totoo. At nakakaabala na. hindi naghihilot ng bato. Ano mga ganun, leveling. Hindi naghuhugas ng... Emotional yun, damage. At eto, last na to para sa akin, Papaya. Yung part na nanghihinayang sa relationship. Alam niyo, Kamurkada, huwag kayong manghinayang sa taon na pinagsamahan niyo. Ang paghinayangan mo, yung mga taon pang darating na pagtitiisan mo. Kasi yan. The more na pinapatagal mo, the more na, alam mo yun, nauubusan ka ng oras to finding what really makes you happy. So, alam mo yun, kung hindi ka na masaya, huwag mo na patagalin. Hindi naman sinasabi kung madaliin mo, okay? Na konting sakit lang, ay, break na tayo, hindi sa ganon, okay? Kung masyado ng maraming red flags, kung sobra-sobra ka nang nasasaktan talaga, nagbabago na yung perspective mo mentally and emotionally, huwag ka namang hinayang sa pinagsamahan nyo. Ang isipin mo, yung nauubos yung oras mo, yung buhay mo dito sa taong walang kwenta at walang nadudulot na maganda sa'yo. Okay? Yan ang pakatandaan ninyo. Mm-hmm. Sabi ni Paul Santos, magbasa lang tayo ng ilan, huwag magsalita ng masama, lalo na sa karelasyon. Buti na lang yung kakilala ko, pasok pa din sa standards niya, kahit na large or extra large na. No to body shaming, kasi love Correct. Niya yun eh. Totoo yan. Mm-mm. Sabi ni si Shinea Chan, hello sa'yo batla, long time no read ha. Talagang mapapakanta ka na lang na mapapakanta ka na lang ng knife kasi words cut like a knife. Emotional damage is more serious than physical. Everyone deserves love, not criticism. Yeah. Sabi ni Mark Louis Espiritu, corrected by. Ayun lang, correct. Correct. Correct ching. Correct tumpektom. Siya, seryo. Seryo. May entry sa seryo, syempre. Ito ang pinaka-importante. Hindi dapat mawala sa ating pagkatao yung respeto, kahihiyan at pagmamahal sa kapwa. Pag meron ka niyan sa katawan, maraming mga bagay na masasama ang hindi mo magagawa. Diba nga? Respect. Before love, respect muna. Kasi what sabi ni Sere Gonzales, tama ka Popoy, kaya yung mga hambog dyan na nagsasabi sa akin na wag daw akong pepwesto sa bundok o wag tatapat sa electric fan na naka number 5. May number 5 pa electric fan? Dahil baka daw ako liparin ang sasama nyo. Pakinggan nyo mga payo nila Popoy. Hindi kasi slim, diba ang katawan nitong siya Sereo. Payat naman si Sereo. So, meron mga nagsasabi, uy, baka liparin ka ng hangin. I mean, it's an expression. Siguro, nung bata tayo, okay lang. Pero ngayon na alam natin na it's a form of body shaming. Diba? Uh-huh. Hindi na rin maganda. Hindi Seryo, na rin maganda yan. Ako, ang ino-okray ko lang naman sa'yo, yung pasiko mo, no? Kasi, doon sa profile picture mo, kitang-kita yung siko mo, no? Sana naging siko ka na lang, no? Charot na. Hindi, makinis yan si Seryo. Kita ko yan. Mm. Siya, sabi niya nga eh, di bali nang mukhang matanda ang itsura, basta amoy baby. Di ba? Kesa naman na mukhang baby, amoy matanda. Sabagay, may point ka na naman. Ang dami mong points, Seryo, ha? Grabe ka, may libreng candy ka. Ano ba yung sabihin sa amoy matanda? Ano ba amoy na matanda? Amoy, ano, efikasent, kanyan. Excuse me, sino nag-efikasent dito? Wala naman nag-efikasent oil dito. Excuse me, sino nagsasalon pass dito? Ay, salon pass ba? Wala naman nagsasalon pass dito. Nagsasalon pass
dyan, ha? Sino nagbe-bengke dyan? Si Tiger Balm dyan, kating ko, lahat na. At eto, paborito ni Popoy, yung hinihit-hit sa ilong. Yung ano yun? Ano, eto? Eto ba? Alam nyo, mga kamarkada, pag nakita nyo yung... Pag, alam mo, si Popoy, meron siyang ano eh. Meron siyang menthol kit. Lahat nandun, inhaler, tiger balm, meron epicacin, lahat ng menthol, yung pamparelieve, kamorkada, ng mga sakit yan, no? Dito. Sa nandito po yan. Siyempre, pagka medyo naayawa mo na, merong alcohol dyan na pamparefresh ng... diba nga? Magmamasahin na nga lang ang kulang eh. Oy, bago tayo magkalimutan. Uy, pasalamatan natin Popoy, syempre, yung mga kamarka. Ay, mga kamarka, ang mga dramatista natin gumana for today's episode. Ayan, nag-gumana. Thank you so very much. Kay Rai. Ako, ikaw. Ikaw na nga. Ano ba? Ako na nga. Okay, Jamie Rubio, si Mike, Dan Kaputyon, nakakainis ka sa part na yon. At Charlene Cindy Basena, Lance Jagkamat, ang writers si Wardy Alagao, thank you so much. At ang nag-edit, Joko Loco. Oo, hashtag Dear MOR, nakakainis po ah, hindi ang gagaling. Ayan, thank you so very much. At syempre, bukas mga kapamilya, magsasama-sama na naman po tayo sa isang special na episode, of course, ng Dear MOR dahil celebrity special tayo ngayong Friday. Ayan, thank you. Ayan, sa YouTube po tayo magkikita-kita tomorrow. Okay. Sa YouTube ha, huwag kayong tumambay dito sa MOR ha, entertainment ha. Sa YouTube tayong lahat. At yung mga kamarkada nating matitikas, ilaban nyo yung comment nyo ha. Alam ko, pwede tayong anurin na naman bukas, pero laban lang. Okay, kapit na comment na kayo ng comment kung gusto nyo. Go, go, go. Babasahin namin yan. Yan. At syempre, nako, dito na nga po kami magpapasalamat sa oras nating 2:24. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea po. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. Naku, medyo maulan ha dito sa atin sa Metro Manila, mga kapamilya, no? Pero kahit anong mangyari, tuloy ang buhay, tuloy ang trabaho, tuloy ang pagkamal ng maraming salapi sa marami, para sa marami ring bayarin. Tuloy lang tayo. Ayan. And stay happy. See you tomorrow!